Para sa 21st episode ng aking pagpunta sa mga sementeryo kung saan nakahimlay ang mga sikat na artista, dating presidente, mga politiko, mga atleta at mga kilalang personalidad, ay sunod kong pinuntahan ang puntod ng isang magaling na aktres na dito pa rin sa Garden of Memories Memorial Park nakahimlay. Si Lucita Soriano na isang veteranang aktres at isang beauty queen. Ating balikan ang kanyang naging buhay noon at muling sariwain ng mga pelikulang kanyang nagawa. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Lucita Soriano ay ipinanganak noong February 23, 1941 sa lungsod ng Taguig. Anak siya ng mag-asawang Eugenio at Elvira Soriano. Siya ay naging runner-up sa Miss Philippine Press Photography Beauty Pageant noong 1964. Siya ay nag-aaral ng elementarya sa lungsod ng Taguig at sekundarya naman sa May Rizal High School. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of the East, ngunit hindi niya ito natapos dahil ng mga panahon na iyon siya ay nagsisimula ng mag-artista. Napangasawa niya ang dati ring aktor na si Rodolfo Boy Garcia. Nagkakilala sila sa isang pinagtambalang pelikula hanggang sa magkaibigan at magpakasal noong 1968. Biniyayaan sila ng dalawang anak na lalaki na pawang mga naging artista rin na sila Gary Clint Garcia at Marco Polo Garcia. Nabiyuda si Lucita Soriano nang pumanaw ang kanyang unang asawa noong 1997, ngunit muli siyang nagpakasal noong 2009 kay Michael Meyer na isang retired American civil engineer. Ang kanyang unang kontrata sa showbiz noon ay sa ilalim ng Premier Productions. Ang kanyang unang mga pelikula sa maliliit na pagganap ay Loverboy noong 1958 na pinagbidahan ni Romeo Vasquez, Alembong noong 1958 pa rin na pinagbidahan nila Leroy Salvador, Lita Gutierrez, Linda Rojas at Ray Ruiz, Little Lucy noong 1961 na pinagbidahan nila Saldi Shornack at Aura Aurea. Ngunit sa taon ding ito ng 1961 ay sinubukan ni Lucita Soriano na mag-audition para sa pelikulang I Believe. Ito ang kanyang naging big break noon upang makilala at makagawa pa ng sunod-sunod na mga pelikula. Ilan dito ay ang Dolphong Scarface Agent 123 noong 1964 na pinagbidahan ni Comedy King Dolphy. Pepe and Pilar noong 1966 na pinagbidahan nila Dolphy at Susan Roses. Mars Ravelos Ngit-ngit ng Pitong Whistle Bump noong 1968 na pinagbidahan nila Eddie Gutierrez at Helen Gamboa. Mga Hagibis noong 1970 kasama niya dito sila Eddie Garcia at Rosemary Hill. Mr. Wong and the Bionic Girls noong 1977 na pinagbidahan ni Chiquito. Bitayin si Baby Ama noong 1976 na pinagbidahan nila Rudy Fernandez at Alma Moreno at napakarami pang iba. Ang dekada 80 at 90 ang naging pinakaproduktibo at pinakamagandang panahon kay Lucita Soriano dahil nakagawa siya ng lagpas 80 mga pelikula. Dito ay nakasama niya ang mga naglalakihang bituin ng pelikulang Pilipino. Ang ilan dito ay ang Johnny Tango, Tatanga-tanga, Dakila naman noong 1982 kasama sila Redford White at Panchito. Ang Padrino noong 1984 na pinagbidahan nila FPJ at Connie Reyes. Alam mo, Emong, sa'yo ko lang masasabi to. Kawang-awa na ako kay Lando. Lahat na ng parari na gawa niya. Lando, mabutang siya. Magsala. Dahil lahat na naiipo namin ay naubos na. Inday-inday sa balita noong 1986 kasama sila Susan Roses, Eddie Gutierrez, Maricel Soriano at Roderick Paulate. Sa akin pa rin ang bukas noong 1988 na pinagbidahan nila Maricel Soriano, Lotlot De Leon at Alice Dixon.
Hindi pa uhuli ng buhay noong 1989 na pinagbidahan nila Robin Padilla at Don Solueta. Kahit konting pagtingin noong 1990 na pinagbidahan nila FPJ at Sharon Cuneta. Bala at Lipstick noong 1994 kasama sila Sorin Legaspi, Dindi Gallardo at Roderick Paulate. Gintot Pilak noong 1998 na pinagbidahan nila Rudy Fernandez at Rosana Roses. Ang kanyang huling pelikula ay ang babae sa Breakwater noong 2003. Bukod sa paggawa ng pelikula noon ay lumabas din sa telebisyon si Lucita Soriano para sa iba't ibang teleserye katulad ng Valiente noong 1992 hanggang 1997, Pamilya Saragosa noong 1995, Mga Anino sa Balon noong 1997, Pangako Sa'yo noong 2000, at Maalaala Mo Kaya noong 1998 at 2009. Si Lucita Soriano ay naging nominado sa PAMAS Awards bilang Best Supporting Actress noong 1966 para sa pelikulang Dugo Ang Kulay ng Pag-ibig, at noong 1972 siya ay nagwagi bilang Best Supporting Actress sa Quezon City Film Festival para sa pelikulang And God Smiled at Me. Nang magretiro si Lucita Soriano sa showbiz ay pinagpatuloy niya at pinagtuunan ng oras ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Siya ay kaanib noon ng isang samahan na nagpapalaganap ng mga mabubuting balita ukol sa ating Panginoon. Simula noon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagtuturo ng Bible study sa Estados Unidos. Siya rin ay kasama sa isang organisasyon na tumutulong sa mga kabataang inabandona at hindi alam kung sino ang kanilang mga magulang. Si Lucita Soriano ay pumanaw noong July 8, 2015 sa Pacific Global Medical Center sa Quezon City. Siya ay 74 na taong gulang. Sa kabilang bahagi o section ng kanyang libingan ay matatagpuan naman ang puntod ng kanyang anak na si Marco Polo Garcia. Atin siyang bibisitahin at gagawan ng video sa 22 episode ng ating Grave Tour. Si Lucita Soriano ay ang isa sa pinakamagaling na artista ng pelikulang Pilipino. Sa mahigit 200 mga pelikula ay nagpapatunay lamang kung gaano siya kahusay sa pagganap. Isa ulit veteranang aktris ang nilisa ng ating mundo at mawalan na naman ang pelikulang Pilipino ng mga pundasyon. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.